ang larangan po ng pag-aasawa, ito po ay isang permanenteng pagsasama. Ito ay hindi biro-biro, hindi sabi nga nila hindi raw ito parang kaning mainit. Ang kaning mainit na kapag ka ito ay bagong luto at isinubunod sa iyong bibig at napaso, pwede mong iluwa. Pero yung pag-aasawa, ito ay panghabang buhay na pagsasama. Pagkaban ng panahon, almost 11 years ito na, nag-asawa na tayo. Salamat sa lahat sa pagsama sa laban ng buhay. Hindi mo man ako iniwan, tinalikuran. At for almost 10 years and counting, ikaw yung nag-iisang naniwala sa akin, sa kayanan ko. Pag-aasawa ito ay very challenging. Hindi ito biro-biro nga. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang pumapasok sa larangan ng pag-aasawa, kinakailangan ng doon ang katapatan, kahinahunan, at higit sa lahat ang takot sa Panginoon. Best friend ko, kakilala siya, and then pinakilala, naging magkaibigan kami, tapos alam din naman niya yung kwento ng buhay ko, alam ko rin yung kwento ng buhay niya. Parang naging nagkakaintindihan, and then parang sabi namin, bakit hindi natin itry? Thank you for your unconditional love, sa pag-iintindi mo sa akin. I promise to love you every day, encourage and inspire you to achieve all your goals. Comfort you in times of distress. Yung ano, pag-aasikaso sa everyday na buhay. Na-appreciate ko lahat ng ginagawa ng asawa. Most likely sa mga anak ko na napaka-handsome niya. Talaga, yun yung talagang mas lalo ko siyang minamahal. At saka, sa lahat ng bagay, lahat ng gagawin kong desisyon, never siyang nagsabi na huwag. Lagi niya sinasabi sa akin, itry mo. Kasi may tiwala ako sa'yo. Forever.
sarili pagkatrabaho ko. At huwag mo kong bibitawan. Kasi sa dami ng hirap ko sa buhay, alam mo naman, huwag mo kong iiwan kasi sobrang mahal kita. Kayong buhay ko. I love you, mahal naman kita. Hanggang sa huling hindi na ikaw mamahalin ko. Thank you.